Shoutout sa inyo mga idol, no? Umaga na naman yun, napagwapo. Alis na naman kami, pupunta kami ng Tonton para mamili ngayong araw. Pupunta kami doon para tumingin-tingin ng mga magagandang tanawin, no? Para makapag-relax din sa haba ng trabaho. Kailangan natin mag-relax ng kahit dalawang araw lang. Pero bago tayo pumunta doon, balikan muna natin yung cellphone natin kasi hindi pwedeng wala tayong dalang cellphone. Hindi pwedeng iwan yan. Hey! Punta tayo dun sa kabilang bahay, may kikain tayo dun kasi hindi ako nagalmusal eh, baka may pagkain sila dun, no? At yun, tama yung nala natin mga idol, yan, meron tayong nakitang pagkain dito. Kung bubukaw tayo ngayong araw, yan, kakain tayo. Dahil hindi tayo napagluto, di tayo kakain sa kanila. Yung, sarap. Papa! Yan, buhay. Baga, ano, tulungan lang. Ano, adobo yan. Adobong matamis. Tamad kasi ako magluto sa umaga eh, kaya yun, kain na lang ako kalapay. Pero babawi tayo sa kanya mamaya. Yan naman yung papakainin natin mamayang gabi. At yun, tapos na tayo kumain, no? Sila na bahala maghugas dyan, labas na tayo. Yun, maghintay na tayo ng bus. Papuntang Tonton. Yan, tamang hintay-hintay lang yung mga Tolokski. At dapat 10 minutes before nandiyan ka na sa ano, no, sa bus stop para hindi ka maiwan ng bus, para advance ka na din kasi pag naiwan ka, nga. At yun, dito na yung bus, no. Yan, si Kuya Pinoy yan, mga boss. Yung sinasabi ko sa inyo na Pinoy na driver dito ng bus. Sa ngayon, hindi siya tumatanggap ng card. Ano lang, tinatanggap niya cash, kaya ililibre niya kami ngayon lahat dito. Hindi niya na kami pinagbayad diyan papunta ng Tonton, no? Yun, libre yan lahat mga boss. Swerte. At yun, nandito na kami, no? Yan, tamang gaano lang. Tamang relax-relax lang. Yan, tingin ng mga ibon na hindi makalipad kasi nalulunod. Yun. Yun, mga boss, kita-kita na lang mamaya sa bahay. Hindi ko napapakita yung nandito. Yeah. Yun, good evening sa inyo guys, no? Yung pag-uusapan natin ngayon, yung topic natin ngayon, yan, nilagay ko naman na dyan sa, ano, sa baba, yung title. Kung pasado ka na kay employer, ano yung mga gagawin mo o yung mga ipapasa mong requirements kay agency o kay GS Agri, na pagkapasado ka na, yun ang pag-usapan natin ngayon. Kung hindi ka pa pasado kay employer, tapos nasa 2 weeks na yung nagpasa ka na ng video, tapos ng resume, nagpasa ka na, eh, hintay-hintay ka lang boss, kasi minsan talaga matagal sila mag-reply. Pero kung itatanong mo, yung iba kasi 1 month eh, pero yung iba, swerte minsan 1 week lang, ganyan, 2 weeks. Ngayon, matagal na yung 3 weeks. Pero kung mga 1 month, pataas, no, mga 2 months, ganyan, siguro dapat mag-follow up ka na kay agency sa sitwasyon mo kung bakit wala ka pang result. Baka mamaya bagsak ka, no? Kasi yung sa kasama ko dati na nag-apply, pinag-apply ko yun eh. Hindi ko nasabihin yung pangalan. Yun lang, hindi pumasa yung video niya. Tapos, pinollow up niya. Sinabi naman ni agency na ano, hindi daw qualified yung video niya. Tinanong niya din kung pwede pa mag-apply. Ang sagot lang ni agency is, siguro next hiring na lang, next year, ganyan. Hindi yung nakapagpasa ka na ng video ngayon, next month magpapasa ka na naman, hindi daw pwede yung kailangan, next year na ulit, no? Yung mga hihingin sa yung requirements ni agency, pagpasado ka na kay employer, papunta dito ng United Kingdom is, eto. Yan, nilagay ko na dyan, no? Yung passport, sinulat ko dito sa kamay ko para ano, ay, hindi ko nakikita, wala pa yan dyan eh, edit ko pa yan eh. Yung passport, siguro naman, kung nag-apply ka na ng UK, nagpasa ka na ng video, tsaka ng resume, meron ka na netong iba neto. Eh, kung wala ka pa neto, nako, dapat kumuha ka na. Kasi, pag pumasa ka na kay employer, dapat kunin mo agad itong mga requirements na to para i-priority ka ni agency sa pag-alis, tsaka sa pag-process ng mga requirements mo. Kasi pagka kulang-kulang ng requirements, eh, matatagal lang ka talaga. Tapos,
change ano ulit tayo ng topic, no? Tapos sa mga nag-a-apply pala, no, kung itatanong mo naman kung ano yung mas maganda, may IELTS na ba o wala, si agency naman, kahit anong agency naman eh, huwag kayong maniwala doon na hindi na daw tumatanggap pag walang IELTS. Ewan ko lang doon sa iba siguro, baka sa iba, pero dito sa ano, sa amin kala ma'am, eh tumatanggap naman sila kahit walang IELTS eh. May mga nakakausap naman ako pumapasa, kukuha pa lang sila ng IELTS. Kung wala ka pang IELTS, mag-apply ka na siguro habang ano, 'di ba? Huwag mo nang hintayin niya, gustong pa kumuha ka pa ng IELTS bago ka mag-apply. Mag-apply ka na kahit walang IELTS. Mas maganda nga 'yung employer ka na bago ka mag-IELTS para sigurado ka. Pero kung may IELTS ka na, tapos pasado 'yung IELTS mo, eh mas maganda 'yan. Ipa-priority ka talaga ni agency kasi may IELTS ka na eh. Ready ka na. Medical ka na lang. Pagpasado ka sa medical, alis ka na. Yan yung gusto nila, yung naka-ready ka na talaga. Kompleto na yung requirements mo. Wala na silang ganong abalahin pa kasi minsan masakit sa ulo ng agency yung walang requirements eh. Lalo na yung IELTS. Yung sa mga pumasa na kay employer tapos walang IELTS, ngayon kumuha pa lang ng IELTS. Pagkuha ng IELTS, bagsak. Yun, bagsak. Tapos pangalawang kuha, bagsak na naman. Meron akong kakilala, tatlong kuha, bagsak. Lagi sa reading. Tapos yung nakakan, may nakachat din ako. Reading din yung bagsak niya sa IELTS, no? Talagang napakadaming bumabagsak sa reading, kaya pokusan niyo yan. Sayang yung panahon, lalo na kung ma-employer ka na, tapos babagsak ka lang sa IELTS. Mag-review kayo ng mag-review sa IELTS kasi dyan talaga madaming bumabagsak. Dyan yung mahirap. Pangalawa lang yung medical. Yung medical, saglit lang yan. Madali lang yung medical. Yung IELTS talaga kasi pera yung kailangan mo dyan. Tsaka yung nakausap ko na three times siya nag IELTS, bagsak talaga siya. Ang ginawa na lang ni agency, ni company, hinanapan sila ng bagong employer, pero hindi na kay Jessa agree yun na hinanapan sila ng bagong employer kasi naawa din naman si ma'am siguro. Di talaga niya kaya ipasa eh. Ubus na yung pera niya. Ang ginawa na lang ni agency, sinanapan siya ng employer ng Poland. Yung mga ano yan. Poland sila. Alam ko Poland sila pupunta kasi yung kaibigan ko dito, may kakilala siyang ganun. Ganun nangyari. Ang ginawa ni agency, pinahire sila sa Poland kahit walang IELTS. Balik tayo sa topic, yung mga requirements, no? Ayan, passport. Siguro kung may bala ka, dapat may passport ka na, di ba? Yung photo, yung pangalawa, yung photo na yan. Huwag kayo malito dyan kasi nakalagay dyan, visa, di ba? Visa. Ano yan? 2x2 na photo. Photo, yung picture mo. Photo, 2x2, pero ano yan, pang UK visa, sabi nyo pang UK visa. Iba kasi yung sukat niyang photo na yan eh. Sa Google, ito, yan, sa Google, yan, makikita nyo yan, may sukat yan, may sariling sukat yan, pang UK visa na photo. Yan, lalagay ko dyan. Tapos pangalawa, yung NBI, no? Dito naman, kay agency, yung NBI, siguro kahit 5 months na yung NBI mo, pwede pa siguro yan. Kasi sa akin dati, alam ko yung NBI ko. Ano na yun eh? 6 months yata, pwede pa eh. Di katulad ni Canada, kailangan laging updated yung NBI mo dito kay UK. Hindi naman. Di man sila maigpit sa ganyan, kahit na siguro 6 months pataas na yung ano mo o 6 months pababa na yung NBI mo, pwede pa siguro yan, basta sabi ni agency, no? Yun. Isang beses lang ako kumuha ng NBI dati nung nag-apply ako. Tuloy-tuloy na. Siguro yung NBI ko, ano? Nung nakaalis ako, nasa 7 months na siguro yun o 8 months, ganun. Basta yun. Tapos PIOS. Yan, PIOS. Tsaka e-registration. Yung dalawa na yan. Yung e-registration, hindi ganyan makakakuha kang wala kang PIOS. Pero tips ko lang ha, sa mga mag-a-apply pa lang, no? Dapat habang nag-a-apply pa lang kayo, meron na kayo kasi saglit lang kunin yung PIOS tsaka e-reg eh. Mag-register ka lang naman online dyan. Eto, dito kayo mag-register ng PIOS. Yan, yan. Tapos, pagka may PIOS ka na, yun, mag-e-registration na kayo. Magkasunod lang yung dalawa na yan. Pero magkaibang papel yan, no? Habang nag-a-apply pa lang kayo, dapat meron na kayo yan. Yung passport, e-registration, yan, mga ganyan. Kasi kailangan talaga yan. Yung ibang agency, lalo kayo magsisay dati. Kailangan pag nag-apply ka sa kanila, meron ka ng PIOS tsaka e-registration na nakaready. Hindi pwede yung wala, no? Yan, PIOS and e-registration. Tapos yung
Certificate yan. Madami din nagtatanong nito. NC2. Ngit ko lang pala to yung Certificate of Employment. Nakalimutan ko kahapon. Yan. Yung Certificate of Employment, mga boss, yung COE yan na tinatawag eh. Madami kasi nagtatanong kung kailangan pa ng SSS record. Hindi na kailangan ng SSS record. Kumbaga, kung nasa palengke ka, kumuha ka na lang ng COE dyan sa pinagtatrabaho sa employer mo dyan sa palengke, no? O kung kamag-anak mo yan, pagawin mo. O kaya, ikaw na lang gumawa ng NC2 kung hindi nila kayang gumawa ng COE. Ikaw na lang gumawa, papirmahan mo na lang sa kanila, lagay nila yung number mo doon, nakatunayan na nagtrabaho ka talaga ng butcher sa kanila. Pero siguraduhin mo lang na totoo, ha? Kasi makikita naman ni employer yan sa video mo, inaipapasa kung totoo yung ano mo. Kung ano ka talaga. Yun, hindi na hinahanap yung SSS record dito sa UK. Hindi na kailangan yan. Kailangan lang COE. Basta legit yung COE mo. Tapos, yung video mo, maganda. Yun lang. So, NC2. Sa mga mag-a-apply pa lang din, sa bago. Hindi naman kailangan may NC2 ka talaga dito pag mag-a-apply ka. Sapat na yung may video ka, tapos meron kang experience na 2 years mahigit. Kahit wala ka ng NC2, okay lang naman, tumatanggap naman sila niyan eh. Pero plus points lang yan kung may NC2 ka. Tsaka ang kagandahan kasi pagka kukuha ka ng NC2, pwede ka na makapag-video doon sa planta, no? Kung hindi ka pinapayagan doon sa, ano, sa meat shop mo, sa pinagtatrabuhan mong planta, kung hindi ka pinapayagan na kumuha ng video, kumuha ka ng NC2, yan, makakapag-video ka dyan. Makakakuha ng maganda-gandang video dyan. Tsaka yung NC2, may mga gumamit din yan, mga technique. Tsaka yung mga training mo, hindi lang naman NC2, yung mga training certificate mo, yung mga award mo dyan sa meat shop, pwede din yan. Certificate pa din yan, ha? Yung mga best, mga ganyan, tinatanggap nila yan, mga best. Hindi lang NC2 yung certificate na sinasabi nila. Yung mga best of ganito, yung best team leader, best butcher, mga ganyan. Tapos mga training ng food handling, yan, tinatanggap din nila yan. Knife handling, mga ganyan. Basta about sa pagbubutcher yung training, ha? Hindi lang naman NC2 yun. Madaming training din yan. Pero ako, wala akong pinasang ganyan. Tapos yung UKBIILS, yun na nga, UKBIILS, no? Yan, sinabi ko na yan kanina, UKBIILS, ipapakuha din sa yan. Kung wala ka pang IELTS, yan yung unang-unang kukunin mo dapat. Yan yung unang ipapriority mo sa lahat dyan. Kasi, yan ang pinakakailangan para sumunod ka ng, sunod-sunod yung process mo eh. Pag may IELTS ka kasi, napakabilis lang talaga. Kaya nga yung iba, 4 months lang ha, 4 months nakakalis na kasi nakakuha agad sila ng IELTS tapos nakapag-medical na agad sila. Sunod-sunod na kasi yan eh. Pagka napag-medical ka, napag-IELTS ka, sigurado alis ka na. Katulad nung papunta dito sa 31, flight na nila eh. Nung wala pa sigurong nung lumabas yung visa nila, wala pang 2 linggo, may flight ticket na sila. Ang bilis. Lumabas yung result nila ng visa ngayon, kinabukasan, may schedule na sila ng PIDOS. Yun, sa 31, naalis na sila, no? 26 ngayon, yung inanong ko na to. Ayan, yung UKBIILS. Tapos, PSA, yan. PSA. Siguro may PSA ka naman, no? Huwag mo na itatanong sa akin yan. May PSA ka, alam ko. Tapos, yun, walang nilagay dyan na diploma. Ewan kung bakit. Hindi naman sila nangingi ng diploma, pero siguro naman may diploma ka, high school graduate, ibigay mo na din kung meron. Pero sa akin, parang tatandaan ko, di yata ako nagbigay niya, diploma. Kasi sa diploma ko, iba yung pangalan ko eh. Ang pangalan ko sa diploma is Vincent Salvacion. Yung nakikita nyo sa Facebook ko, no, Vincent Salvacion, pero ang totoong pangalan is Gringo Salvacion. Kaya hindi ko pinasa yung diploma ko, yun, okay naman, nakalist naman ako dito, kahit walang diplomang pinasa. Di ba nila inaano eh, no? Masakit yung lalamunan ko akasalita, ah. Masakit eh. Kasi wala pang sahod yung YouTube eh. Salita lang ang salita, di sumasahod eh. Nakakatamad eh. Tapos yun na nga, no? Yung phase 1, yun yung check upin lahat sa'yo. Nasabi ko na to nung nakaka-vlog eh, ulitin ko lang din. 2 klase ng medical, yung isa, IOM 27 yata o 3,000.
Tapos yung isa naman, yung phase 1, is yung mga nasa 2.5 yata. Yung IOM, ito yung result ng IOM, yan yung result ng IOM ko. Tapos ito naman yung result ng phase 1 medical ko, yan. Kikita nyo sana sa agent sa ano. Yung sa IOM, sa pagkakaalam ko ha, kung nasa probinsya kayo, kasi yung mga kasama ko nasa Davao, lumuwas sila ng Maynila, pumunta sila ng Maynila para mag-medical ng IOM sa may Makati. Yan. Yan. Alam ko dyan lang kasi yan eh. Yung IOM na yan, yan yung gagamitin mo para mag-apply ng UK visa. Importante yan. Kasi, pag hindi mo din napasa yan, eh siguro maghihintay ka ng 6 weeks. Yung kasama ko, bumagsak sa sa spatum dyan eh. Kaya naghihintay siya ng 6 weeks. Ngayong August, tapos na yung 6 weeks na yon, siguro, 6 weeks? Ah, nakalimutan ko, 6 weeks ba yun? Ah, 6 weeks. 6 weeks. Naghintay siya ng 6 weeks. Ngayong August, lalabas na yata yung result niya. Parang may nakita lang na ano sa kanya. Problema, kaya pinapagaling pa lang siya. Ko alam kung ano nangyari dun kay Cedric. Tapos yung pangalawang medical naman is yung phase 1 yan. Eh, kung ano ha, ito kahit nasa probinsya ka, pwede mong gawin to. Basta yung pag may medicalan mo nito is, labang tawag dun? Accredited ni DOH yung pag may medicalan mo, yung check upin sa'yo lahat. Check upin yung, x-ray ka din dyan, may x-ray din dyan. Pero bukod dyan, yung phase 1 naman na yan, yan yung ipapasa mo kay employer. Tapos yung IOM, yan yung ipapasa dun kay visa. Gagamitin niya ni visa para pumasa yung visa mo. Visa, basta, sunod na vlog na. Ngayon, sunod. Tapos yan, balik tayo dun sa ano, sa phase 1. Kung nasa probinsya ka, nasa, kung sangkamba, lupalot ng ano dyan, kahit nasa Bulacan ka lang, kung may malapit na pwedeng mag-medical ka dyan na malapit sa inyo, basta accredited ni DOH, eh dyan ka nalang mag-medical, hindi ka naluluwas ng Maynila. Yan yung pinapamedical nila kahit wala ka pang ano, wala ka pang IELTS result o may IELTS schedule ka na, yan ang una mong kukunin na ano, medical bago yung IOM. Importante din yan. Yan, check upin lahat sa iyo dyan. Puso mo, lahat, check upin. Pero dyan sa medical na yan, hindi yan masyadong mahigpit, no? Sa, yung ngipin, may dental dyan eh. Si check upin yung ngipin mo. Pero kung may sira naman yung ngipin mo, may mga bulok, ganyan. Hindi ka nagtutoothbrush, ganyan. Tapos may, ano ka, may kulang yung ngipin mo. Wag lang yung bungal, ha? Yun talaga, kailangan mo siguro yun. Pero yung mga sira lang, mga sira-sira, yung mga bungi ka lang ng konti, ganun. O may pustiso ka. Pwede yan, hindi naman sila maigpit sa mga ganyan. Tapos sa mga nagtatanong din yung may appendix, na may hiwa yung ganito mo, may history ka ng ganyan. Hindi naman din sila maigpit yan, okay lang yan kahit may appendix ka, no? Basta wala lang yung mga sakit sa puso, sakit sa atay, may almoranas ka, ganyan. Titignan kasi ang puwet mo, may almoranas. Tapos, titignan niyang itlog mo kung ano, malaki yung isa o maliit yung isa, ganyan. Gaganunin ng nurse yan. Ano-ano yun yan, alog-alogin yan, pa-flashlightan yan, tas alogin. Yan yung natatandaan ko talaga dyan eh. Tapos, yung puwet mo, yan. Titignan kung may almoranas ka, pabubukain ka, pa-flashlightan yung puwet mong maitim. Titignan kung may bukol-bukol yan, no? Pero wala kang almoranas, huwag kang mangamba. Hindi ka papasakan yan sa medical. Yun lang, no? Yan lang na may ibang mga tanong ng iba dyan sa medical na yan, eh. Sana nakatulong ako sa video ko na to, nakatulong ako sa inyo. Next video ko is yung process na ng visa, flight ticket, tapos yung PIDOS, yan. Yan yung i-ano ko sa next vlog ko. Kaya abangan yan. Maka next week siguro. Kasi madami-dami yan eh. Madami yung sa visa pa lang. Tsaka sa ano, madami ko yung kukwento dyan. Yun lang, no? Maraming salamat sa inyo. Thank you. Dito ko natatapos yung vlog ko. Sa ano, shoutout nga pala. Sige, shoutout. Yun, unang shoutout para sa ano, no? Sa subscriber natin na dati, kachat ko lang siya, nanonood lang ng vlog natin. Ngayon, nandito na siya sa UK, no? Si
Mark Raymond Nolasco, yan. Actually, madami akong ano eh, madami akong katulad ni boss na ganyan. Mga nanonood lang sa video ko dati, ngayon nandito na sila halos. Mga nagugulat na lang ako, nagma-my day na, yung palipad na sila. Katulad nung padating sa 31, nagulat ako, Langport pa siya, nakaka-chat ko na siya dati pa nung nag-apply pa lang siya. Si ano, tayong pangalan, basta makikita niya next vlog ko, ibablog natin yan. Sa 31, nandito na sila eh. Kachat ko lang yun dati. Ngayon, ano, nagpadala na ako sa kanya. Yan, shoutout kay ano, ano, kay Mark Raymond Nolasco, no? Shoutout sa pre. Good luck na lang sa trabaho dyan, galingan nyo. Tsaka, shoutout kay King TV, yon, first comment nung nakaraan, first ano pa, first like and comment, no? Shoutout sa pre. Shoutout kay Oli C. Richie, shoutout sa'yo boss. Kay Shendel Sari, shoutout sa'yo. Kay Christian J. Myran Kapungan, ang haba ng pangalan, shoutout sa'yo. Shoutout kay Lino, kay Arwin Bilino, shoutout. Kay Ibalis Mark, shoutout sa'yo boss. Tsaka yun lang, shoutout sa inyong lahat. Thank you. Hey, hey, wait, 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 wait,